legen lại đến. Pamilya, tuloy po ang ating pagkilatis sa mga nag-a-apply para maglingkod sa inyo. Ilalatag po nila ang kanilang tugon sa sari-saring issue na may kinalaman po sa inyo para matulungan kayong pumili ng tamang kandidato ngayong halalan 2013. Kapamilya, maghaharap po ang mga kandidato sa pagka-mayor ng lungsod ng Muntinlupa. Tutok lamang po dahil baka ang issue po sa Muntinlupa ay issue rin sa inyong lugar. Ang unang kandidato sa harapan, kasalukuyang mayor ng Muntinlupa City. Maagang sumabak sa politika bilang SK Chairman. Naging konsehal mula 1995 hanggang 2001. 2004 nang maging Vice Mayor. Noong 2007, nahalal po siya bilang Mayor ng Lungsod. Mayor Aldrin San Pedro. Ang makakaharap po naman niya ay veterano rin sa politika. Naging Vice Alcalde ng Muntinlupa 1989. Naging mayor din siya mula 1988 hanggang 2007. Attorney Jaime Fresnedi. Pagkalan nga po natin ang Muntinlupa para makita ang siyudad na pinaglalabanan ng ating dalawang kandidato. Matatagpuan mahigit 20 kilometro sa tibok ng Metro Manila, maituturing na isa sa mas nakakaangat na lungsod ang Muntinlupa. Nahahati ito sa dalawang distrito na binubuo ng siyam na barangay. Dito rin makikita ang ilan sa mga magagarbong subdivisyon sa Kalakang, Maynila. Minsan na rin napansagang tapunan ng mga kriminal ang lungsod dahil dito matatagpuan ang Bureau of Corrections at New Bilibid Prisons. Dahil sa mga kalamidad na nagdaan, isa ito sa mga naunang lungsod sa Metro Manila na nagpatupad ng ordinansang nagbabawal sa paggamit ng plastic at styrofoam. Patuloy raw na gumaganda ang ekonomiya ng Muntinlupa dahil na rin sa bilis ng pagsulpot ng mga establishmento doon. Dagdag na rin dito ang mga pangunahing kalsada at public transport system. At sa darating na eleksyon, umaasa ang mga taga-Muntinlupa na mas mapapabuti ng mga bagong mahahalal ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Kapamilya, sa bawat tanong na ibabato natin sa dalawang kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo para sagutin ang mga yan. Oras po na tumunog ng ating orasan, parang pinaka-warning, hudyat na po yan, para tapusin ng mga kandidato ang kanilang sagot. Lahat po ng rebuttal o tugon ng isang kandidato sa pahayag ng katunggali ay bibigyan po natin ng 30 segundo rin po para po sa bawat isa. At unahin po siguro natin para maging mainit agad ang ating balitaktakan. Total, nandito po ang mga taga-Muntinlupa at nandun sa kanilang mga lugar. Attorney Fresnedi, bakit po hindi dapat iboto ng mga taga-Muntinlupa si Mayor Aldrin San Pedro? Well, pinakita ni Mayor Aldrin San Pedro na wala siyang pag-ihilig o pagmamahal sa lalo na sa mga mahirap. Lalo na yung mga hospital ng Muntinlupa ay umiiyak. Dahil minsan ang pasyente pa ang bumibili ng gamot at minsan hinahanapan pa sila ng deposito para sila tanggapin sa hospital ng Muntinlupa. Mayor Aldrin, bakit po hindi dapat makabalik ng City Hall si Mayor Fresnedi? Biligyan na po natin ang 9 na taon siya bilang mayor. Matagal ho natulog ang Muntinlupa. Hindi ho nakapagpapit. Ngayon po, nakita natin ang pagpapagod. Ngayon na asenso. Ano pa po ang gagawin niya? Ano pang pagbabago ang gagawin niya? Binabago na ho namin. Attorney Fresnedi, nabanggit po niyo yung hindi siya umiibig sa mga mahihirap. Ano po ba yung masamang ginawa ni Mayor para mapatunayan yung hindi niya mahal ang mga mahihirap ng Muntinlupa? Well, katulad nga ng aking binanggit ay marami ang umiiyak sa ospital ng Muntinlupa na sila ay sila pa ang bumibili ng mga kamot. At minsan ay hinahanapan sila ng deposito para sila itanggapin sa ospital ng Muntinlupa. Alam po ninyo nung panahon po nila,
ang pasyente po noon ay nasa 12,000 lang. Mm. Ngayon po ang pasyenteng siniserbisyuhan ng ospital na Muntinlupa is 50,000. Mm. Nilagyan po namin ang sistema. Anong palahon po kasi nila pag nagpagamot ka sa ospital na Muntinlupa, pwede kang makakuha lang 100% ng discount. Kung meron kang kakilala sa munisipyo. Uh-huh. Eh, paano po naman ang lahat ng mga may na Muntinlupa ay walang kakilala sa munisipyo? Nilagyan po namin ang sistema. Dito po namin i-introduce yung aming green card o yung health card. Uh-huh. Ngayon po, 35,000 na residente ng Muntinlupa ang meron ng health card. Pantay-pantay na pagtingin. Hindi kinakailangan may connection sa munisipyo para makakuha ng benepisyo. Ngayon, Presidente, ganun pa talaga sa inyong panahon? Kailangan muna ng connection bago tumulong sa mga nangangailangan? Well, ang taong bayan na makapagsasabi, hindi lumalapit, walang kilala, kundi ito ay serbisyo para sa taong bayan. Ngayon, ang panahon po, 78 million ang budget. Ngayon, 314 million ang budget sa Osmond. Noong panahon ko, 78 million, bakit walang gamot? Bakit kinakailangan na bumili ng gamot ng pasyente? Okay. Ang isa po sa pinakamalaking issue ngayon sa Muntinlupa, mamaya po magpatatanungin natin ang ating pong mga kababayan doon, ay ang issue po ng katiwalian. Kayo po ay nakadilaw, kayo po ay taga-liberal party. Yes. Kayo po ang mayor, ano pong partido po? Una po. Sa una po ngayon. Okay. Ang gusto ko po malaman, ang pagpa-file po ba ng mga kaso laban kay Mayor Aldrin, patawarin niyo ako sa termino, taka na po ninyo. Well, ang nag-file po ng kaso laban sa mayor ay empleyado niya, in-appoint niya bilang pinuno na sekretarya kung ba Abel Sumabat ang pangalan. Siguro, inamin ni Abel Sumabat na siya ay bagman ng mayor, Mayor San Pedro. Siya siguro ay merong silang hindi pagkakaunawat, kaya ikinatan niya yung mga nangyari noong panahon ng Mayor San Pedro. Bago ko lang po pasagutin si Mayor, bibigyan ko po kayo ng 60 seconds na dito dahil 20-30 seconds mo bibigyan siya. Ang sinasabi niyo po ba, corrupt si Mayor? Well, yun ang sangayon sa dokumento. Oh. Dahil meron siyam na po at siyam na kaso ang Mayor sa Ombudsman na ngayon ay iniimbestiga ng Ombudsman. Okay, magbigay ko kayo ng halimbawa, meron po tayo 18 seconds pa sa inyo. Mga ghost projects at ghost purchases, ghost deliveries. Mga proyekto, kaya dumami ang mga kaso niya ay dahil hindi siya natumplay sa procurement law. Okay. Mayor Andrew, ang sagot niya po ninyo yun. Alam po ninyo, nung pag-upo po 2007, barely a month nung maupo ako, sinalubong agad ako ng kaso na sila ang nag-file. So lahat po ng aligasyon, overpricing, gross employee, pero lahat po yan, during my first term, inabsuelto ng ombudsman. Pero dire-diretso pa rin ang pagpapile po nila. Minsan nga po, hindi ko alam na may ipapile sa akin. Sila nasa lansangan at sinasabi, oh, next week, merong ipapile na kaso bago laban si Mayor Aldrin. So paka nga po nila, ang gusto nilang gawin, dine-demolize ako sa paningin ng tao. Maraming kasong ipinapile po sa akin. Pero ano po ang nangyayari? Nagpapamedya sila, pinapadyari po nila. Hindi ko po sinasagot. Pero katunayan po, barely three weeks ago, ang civil service at ang DILG nakakuha po ng award ang Muntinlupa as one of the only LGU sa NCR na pumasa po with passing grade dun sa Anti-Red Tape Act. So ibig sabihin no, yung sistema ng tamang pamamalakad, walang corruption, transparency, nandun po sa amin na hindi nakuha ng iba. Eh sino po ang paniniwalaan nyo? Yung may interest o yung pong dalawang ehensya ng gobyerno na independent? Nagsasabi ito, ang ginagawa ng Muntinlupa. Opo. Maraming salamat po, Mayor Aldrin. Okay. Siyam na taon po siyang mayor. Ang alam ko, yung huling tatlong taon niya, vice mayor po. Yes. Vice mayor po kayo. Anong klase po mayor si Attorney Presidente nung po siya mayor? Kung ang pag-uusapan ay katiwalian. Actually, marami po silang kaso ngayon eh. Korap po ba si Mayor Presidente? Masasabi ko, oo, tinatago lang po niya. Actually, yung huling termino niya, ano? Ngayon po, may kaso sila sa ombudsman. Eh. Huling termino niya, nagpa-clear ka agad siya sa accounting office. Pero yung nag-clear po sa kanya, resign na as an accounting officer. Ba't po siya nagmamadali? Ba't ayaw niyang antayin na yung tamang ahensya at tamang tao mag-clear po sa kanya? Opo. Pakisagot niyo po, Mayor Presidente. Well, yung sinasabi ng kaso ay tungkol po sa intelligence fund. Madali na po. Ang sabi po niya,
Kayo daw po'y corrupt, kaya lang tinatago nila. Pag corrupt kayo, abay, ang taong bayan, magsasabing corrupt ka. Ang negosyo ko, noong ako pumasok sa gobyerno, ay isang negosyo ko. Nilumabas ako, isang negosyo ko. Sino kayo yumaman sa pwesto? Ang taong bayan, magsasabi, hindi po ako yumaman sa bilang mayor. Siyam na taon po ako bilang mayor. Eh, si Mayor San Pedro po? Napakarami po mga sasakyan, napakarami mga mansyon, at pinagmamalaki po ng mayor at ng kanyang tatay. Napakarami na lang pera, at hindi mananalo si Mayor Presidente dahil walang pera si Mayor Presidente. Kami ay napakaraming pera. Ano sabi po? Payaman mo ba kayo sa pwesto? Hindi po. Nung po kumandidato ako ng mayor ng 2007, nasabi po nila, hindi mananalo yan si Mayor Aldrin. Walang pera yan eh. Dito. Pero kami ho ay mga negosyante. May negosyo ho kami. May inipon ho kami para dyan. Ang lahat po ng bagay na malaki nagsisimula sa maliit. Pag ang isang maliit na bagay na palaki ninyo, ibig sabihin magaling kayo. So ganun po ang ginawa namin. Marunong ho kami maghanap buhay. Legal, hindi ho kami nangaargabyado. Pero katulad po ng panahon nila, meron po silang slaughterhouse. Meron nung gustong pumasok para magtayo ng slaughterhouse. Pero hindi mo nila pinapayagan. Walang ibang pwedeng pagkatayan ng karne kundi sa slaughterhouse lamang. Okay. Thank you very much po. Gentlemen, meron pong tanong ang isa po ninyong constituent. Yan po sa Montiluba. Sa lahat po ng mga kumakandidato sa Montiluba, tanong ko lang po sa inyo, paano po ba mapapabuti ang health services natin? Yung unang-unang problema po, pag may mga sakit po yung mga bata, kulang na kulang po yung mga health services. Lagi pong walang gamot. Well, parang na-discuss po natin yung bagay ito, pero briefly, Mayor Aldrin, go ahead po. Kaya nga po yung hospital na Montiluba na dinatnan namin na hindi tama ang pamamalakad noon, ini-improve po namin, kaya may health card po tayo. Dati-dati ho, wala ho tayong dialysis machine. Dati ho, wala ho tayong CT scan. Dati ho, wala tayong mammogram machine. Dati po, yung mga ibang pasilidad doon ay luma. Ano? Hindi ho maintindihan kung paano gagamitin. So ito po, i-improve natin kasi nandyan na ho yan eh. Hindi na malamit pwedeng isara yan at magpatakbuhin. So kung ano yung minala natin, kung ano yung hindi tamang ginawa nun, let's improve it para pakinabangan ng mga mayan. Ano po ang sagot niyo sa problema sa kalusugan na binabanggit na inyong kababayan? Well, ang mga tao mismo nagsasabi, Mayor, wala hong gamot sa Osmond. Mayor, hindi na nawala na ho yung 75%. Mayor, hinahanapan na po kami deposito. Ito ba ang buti pa, Mayor, ng panahon ninyo? Ngayon po, talaga, pag wala kang pera, ay hindi ka makakapasok sa Osmond. Pag wala kang kilala, hindi ka makakalabas, Mayor. Okay, meron pa pong tanong ang isa nating kababayan sa Muntinlupa. Tatanong ko sa kanila yung mga sigusunan yung mga tricycle dito mong legal na gumabiyahe rito. Kaso, kasi marami rito kolorong. Sila nagsisimula ng mga abala eh. At tulad ng pagkukuha ng pasahero sa walang tamang lugar. Okay, una ito po kayo yung mayor. Ang City Hall po, may parang tricycle regulatory unit or board. Kung may kolorong po, napabayaan ho ba ito o ano po ang dahil? Bakit dumami? Paano po kasi 7 years ago, nung una nag-issue ng prangkisa ang local government, issue lang po sila ng issue para ma-accommodate. Pero nagbibigay po sila ng prangkisa sa isang samahan, wala naman pong linyang dapat puntahan. Hmm. So dumami na dumami, nagbalon ho kami into 7,000 ng mga tricycles. So nung mag-expired po ito, last year, tinaga lang po namin, pinag-aralan talaga namin kung sino yung nararapat na mabigyan po ng prangkisa. Yung pong 7,000 namin ngayon, na-trim down po namin to into 5,000 na tricycles. At patuloy pa po namin tinitrim down kung sino yung mga kwalipikado lamang ng mga operator ng tricycle ang dapat bigyan ng prangkisa. Thank you very much po. Mayor Presidente, ayun rin yata may kasalanan sa tricycle eh. Para yun ang gusto. Parang ganun. Ganun po. Sila po lang ang sila eh. Pinabayaan nila. Mayor, okay, nagdadaan po sa City Council ang pag-credit ng mga asosasyon. Yung po mga konsehal na nag-approve noon, siya ho ang konsehal niya ngayon. Yung pong franchise, wala pong bayad yun, ngayon may bayad. Nag-expire na po ang franchise, bakit hindi nila ibinibigay ngayon? Pinipili po kasi nila. Tinatakot nila ang mga samahan.
Alam niyo, hinihimay ko po yung reklamo, Mayor San Pedro, tungkol po sa inyo, nung inyong dating tao. Medyo, in fact, siya po ay nasa witness protection program. Medyo at plunder po ang tinaylakaso sa inyo. Gusto ko po malaman, paano makapag nanakaw ng pera ng bayan kung walang permiso ng mayor, kung tao po ninyo yun natin sa ganito po ang nangyari sa kanya. Palibasan siya po ang head doon ng Back in the Wards Committee. At itong empleyadong to, hindi po sa akin nagsimula to. Nagsimula pa po ito sa kanila. So napa-assign po to sa Bids and Awards Committee. Ano. Itong taong to, siya po ang namamahala nun. Ang problema po dito, nalulungho sa kasino. Maraming nilokong suppliers, maraming nilokong tao. Even suppliers coming from Makati. Nagpupunta na po sa amin. At nakikita namin, hindi na nagiging maayos ang trabaho. So sabi ko sa kanya, it's either you resign or i-demanda ka namin. Kasi nasabi niyo po ba, nung pinagbantahan niyo, di-demanda, parang rest back lang ito? Ganun po nangyari. Alam po ninyo ang naloko po niya in total sa mga suppliers. Hindi lamang sa Muntinlupa, kundi sa iba't ibang lugar. Umabot po ng 52 million pesos. At siya po ngayon nakadimanda doon sa amin sa korte po sa Muntinlupa. Nagtataka po ako, itong taong to, maraming niloko na mga tao. Suppliers sa Muntinlupa, ang lusod na Muntinlupa, tapos sila nagpo-proteksyon. E akala ko ba matubid na daan sila? Bakit yung mga tao ginawa ng kasalanan dito, pinoprotection lang po nila. Opo. Isang sagot po yan. Po. Hindi po tatanggapin ng Witness Protection Program ng DOJ kung hindi naniniwala doon sa akusasyon ni Abel Sumabat. Okay. Hindi po ako nagpaprotesta. Hindi ang gobyerno. Dahil nananganib ang life ni Abel Sumabat dahil maraming pagtatangka sa kanyang buhay. Hindi po ako nagpaprotesta ang gobyerno. Okay. Gentlemen, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para tanungin niyo po ang isa-isa. Attorney Fresnelli, Mayor Fresnelli, ano po ang gusto niyo itanong kay Mayor San Pedro? Go ahead po. Sa website ng... Pagtinginan po kayo. Yeah. Okay. Sa website ng COA, as of December 31, 2011, ang utang ng Muntinlupa ay 2,306,000,000. Totoo ba to o hindi? Hindi po totoo. Paano po kayo magkakaroon ng utang ng 2.3 billion na sinasabi niya? Kung ang inyong approved credit line is 1.5 billion lamang. At ano kay makakutang? At ano hindi ko to? Anong ibig niyo sabihin? Nagsisinungaling si Mayor Fresnelli? Oo po. Nagsisinungaling po siya. Ang sabi niyo po siya. Okay. Alam po ninyo, sinasabi ninyo na ang utang namin, ang utang natin ngayon is 2.3 billion. Yung pong inyong pamangkin na konsyal, si Allen Ampaya, isa siya sa nag-approve doon sa credit line. At the same time, sa authority coming from the Sangguniang Panlunsod na hanggang 1.5 billion lamang ang pwedeng utangin. So, bilang mayor. Okay. Isang rebuttal, may gila. Okay. Pag sinabi natin utang, hindi lang sa banko. Pati mga suppliers, BIR, mga contractors, at iba pang mandatory obligations ng city. Hindi lang utang sa banko. Total liabilities is 2,306,000,000. Opo, hindi lang utang sa banko yan, pati ho yung utang na inutang ninyo, na ako po ang babayad. Kaya kung makinang ganun. Hindi po na sinasabi nung panahon po niya ng ating dating mayor, ay nung panahon po niya, umutang din po sila. At meron po silang utang, na ako po ang nagbabayad. Tapos ngayon panahon ko, bawal umutang. Pagdali na po, pagdali na. Medyo kapos tayo sa oras. Mayor San Pedro, ano po gusto niyo itanong? Ang sabi niyo po siya, si Mayor President. Mayor President, ninong ko po sa kasin. Ninong. Binigyan po kayo po ay naupo 10 years bilang Vice Mayor. 9 years bilang Mayor. Alam po, mahabang panahon para ipakita ko anong dapat gawin sa lungsod ng Muntinlupa. Ako po, 6 years, yung hindi niyo nagawa, ginagawa ko po. Ano pa ang pwede niyo ipakita para sa lungsod ng Muntinlupa? Okay. Hindi sa ganda o sa street light o sa road ang asenso ng bayan. Kundi ito ay nararamdaman ng taong bayan. Pero in your case, hindi nararamdaman. Nakita lang, pero hindi nararamdaman na sila ay umasenso. Opo. Bilang panghuli po, Mayor Fresnelli, meron po ba kayong magandang masasabi sa katanggali ninyo? Well, ang masasabi ko, gumanda talaga yung street light. Pero ito, nanggaling sa utang. Gumanda yung karsada, nanggaling sa utang. Ako, bumaba ko 154 million, 159 million ang utang iniwang ko. Pero meron akong iniwang pera,
215 million para pambayad niya sa akin. Ay, maganda po ba kayo masasabi? Alam po ninyo, totoo lang dapat ang sasabihin ninyo. Yung pong iniwan niyang 215 million na sinasabi niya, oh, eto, 215 million, pwede mong gamitin to para sa bayan. Hindi po totoo yon. Ang ginawa po nila, noong huling termino niya, huling buwan niya, pinagsama-sama niya yung pondong pwede pagsama-samahin sa ating pamahalang lungsod. Pero pag hinimay po ninyo, ano ba yung 215 million? Ito po yung obligasyon para sa BIR, PhilHealth, GSIS, SSS, pati po yung PIDAP ng congressman na ipinapasok to sa local government. Siyama po nila. So ito po mga obligated, sir, obligasyon sir, po ito. Wala na po tayong oras. Pinapos na po tayo ng oras. Pero wala ako narinig na maganda sinabi nyo kay Mayor Presnedy. Wala ko ba siyang magandang ginawa? Hindi, meron po siyang mga ginawa. Pero po, hindi po sinasabi wala siyang magandang ginawa. Diba ho? May mga eskulahan po siyang ginawa. Lahat naman po kami mga ginagawa. Ang sa akin lamang po, sana kapag gagawa ka ng proyekto, hindi po yung gusto mo lang ipakita sa tao, oy, ako lang paggawa niyan. Dapat titimbangin po ninyo kung yung ginastos mo doon ay sapat ba doon sa benepisyo ng tao dahil hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Yeah, ganun. Maraming salamat po sa inyo. Magninong pala kayo. Apo. Nagmano ba kayo sa kanya? Ayaw po eh. Sabi nga po namin eh, may isa better man win. Ano? Sapagkat na noong nakaraan, naglaban na po sila. Hindi po pinagal si Mayor Presnedy. Meron po return bout ngayon. Ang mga taga-Muntinlupa po ang magpapasya. Kapamilya, narinig niyo po ang dalawang panig na humihingi ng boto ng mga taga-Muntinlupa. Kayo na po ang bahalang humasga sa kanila kung sino ang karapat dapat na maging mayor de mayores ng munti, ng loob at ng labas. Dahil ako. Alam po niyo, huli na lang po ito. Kung ako, kasi ang pinakamayayamang tao nandun sa Muntinlupa. Ang pinakamahihirap nandun din sa Muntinlupa. Kung ako, mga kampanya, ganito ang sasabihin ko. Si Anthony Taberna, kaibigan na mahihirap, lalo na ng mayayaman. Ako po si Anthony Taberna, hanggang sa susunod na harapan.